Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nagnanais na umasenso ang buhay? Siyempre naman mga bossing, lahat naman po tayo ay nagnanais po niyan. Kaya lang po, hindi natin malaman kung paano. Diba minsan nagtatanong tayo sa ating sarili, paano ba ang gagawin? Eh lahat na may nagawa ko na, ako na may masipag na tao, hindi nakakalimot tumawag sa mahal na Panginoon. Ako ay gumagawa rin ng mga pampaswerte, pero parang sa ulat wala. O, mga bossing, maaaring ito pong pampaswerteng ito, dito po kayo magtatagumpay. Basta positive ka lamang, i-claim nyo po ang swerte. Habang ginagawa nyo po ito, i-feel nyo po na kayo po yung magtatagumpay sa buhay. At kapag may mga dumarating na pagsubok, o ngayon po may pagsubok po kayo pinagdadaanan, sabihin nyo po, matatagpusan nyo po yung mga pagsubok na yan. Yakang-yaka po yan, mamaniin nyo lamang po yan at hindi po yan magtatagal po sa inyo. Lagi yung ibukas inyo po bibig yung mga magaganda na mga nais po ninyo na maganap sa inyo pong buhay. Pero huwag nyo na po muna sasabihin sa mga kaibigan nyo, kapitbahay ninyo na pangarap nyo magkaroon ng ganito, ng ganyan. Yan po yung mga sinisikreto. Pero pagdating sa pamilya, sa anak, sa mister, kay misis, pwede natin sabihin to kasi hindi naman kukontrahin niya sila kano na makikinabang po niyan. Kaya kailangan, kapag sinabi niyo, na halimbawa, sinabi niyo yung ganito gusto po ninyo, at may kukontra, sabihin niyo, walang kukontra. O ano yung mga magaganda na sinasabi ko, i-accept nyo na i-accept. Isipin nyo rin na, kayo, na tayo yayaman na. Yung ganun, payuhan nyo na lamang po yung mga miyembro ng pamilya. Para habang maliit po sila, bagay na a-apply din po nila sa kanilang sarili. Para pag sila lumaki na, yung mga mali ay hindi po na nila gagawin. Kasi ako po mga bossy ko, yung mga anak ko, alam din po yung mga ganyan. Halimbawa, nakapagsalta ng negative or merong narinig siya negative, nako, knock on wood po kaagad po yan at alam niya na negative po ngayon. Kaya mainam na sa ngayon, i-apply na po natin yan upang sa ganun, yung mga anak natin ay minalalaman din sa ganyan. Mainam yung mga ganyan mga bossing, minalalaman kesa sa tanggap ka lang na tanggap ng mga negatibo. Asya mga bossing, kung kayo po isa sa mga mahilig sa mga pampaswerte at nagnanais na mabago ang takbo ng pamumuhay at gusto pong maging masagana ang takbo ng inyong pamumuhay, umasenso ngayon 2021, subukan niyo po itong gawin. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay merong pong halaman or meron kayong puno ng ating citrus. Ngayon po mga bossing, yan po yung mga citrus natin, yung kalamansi, yan pong ating suha, yan pong ating yan pong dalanghita or kaya po ito pong ating oranges, ito pong ating kiat-kiat kasi pero yan pong oranges at saka kiat-kiat. Siyempre, sa ibang bansa po yan madalas, di ba mga bossing? Yung dito sa atin, may makikita ko, kiyat-kiyat, nung bagong taon, nakakita ko ng puno. Diyos ko, pay, hitik na hitik sa bunga. Kaya lang po, may nalaman akong ganyan na hindi naman daw po umano sa kanila. Kumbaga, una lang maganda, tas nanlagas daw po ito. Pagtas naglaga ng mga bunga, ay sayang naman. Hindi rin siya ganun lumalaki po dito talaga ng kagaya nga po sa ibang bansa. Ngayon po mga bossing, mainam na kung ano na lang po meron po tayo. Halimbawa, kalamansi. Malamang, common naman po yung kalamansi. Marami po mga nagtatanim na po niyan. Maganda po yan sa gilid ng tahanan po natin o kaya sa likod ng pintuan ng ating, sa likod ng ating tahanan ha. Huwag niyo po yan itatanim sa harapan kasi unang-una, yan po ay may tinik. Yun ang pinaka-numero uno. At ang kahaba pa ng tinik po niyan, mga bossing. Pero okay po yan sa gilid o kaya po sa likod ng ating tahanan. Huwag lang po sa mismong harapan. O kaya kung gilid ng, halimbawa, ito yung harapan, pero sa gilid lang po siya, pwede na rin po yan. Huwag lang sa mismong harap, mga bossing. At huwag rin po kayo magpasok ng ganyan, mga bossing, ha? Kasi may mga tinik din po yan. Kasi yung mga may tinik, sumisimbolo po ito ng problema sa buhay. Kaya kailangan huwag po yan. Huwag niyo po ipasok sa loob ng inyong tahanan at huwag niyo rin po ilagay sa mismong harapan ng tahanan. Sa gilid ay okay, swerte po ang dulot po niyan maging sa likod. Ngayon po mga bossing, magsakli lamang po kayo ng sanga po ng ating kalamansi. At pagkatapos ay isabit niyo po ito sa main door po ninyo mga bossing. Ang dulot po niyan ay swerte kasi ang citrus ay isa sa mga numero unong pangalis ng mga kamanasan at pang-attract ng kasaganahan. Ang aroma po nito ng ating kalamansi o lahat ng mga citrus na ating nabanggit, ito po ay napakabango at ang bango po niyan ay ayaw po niya ng negative. Kaya mas mainam, magsabit po kayo ng ganyan upang sa ganun mag-flow sa inyo ang swerte sa pera. Basta kung kayo po ay may problema sa usapin ng pera, lagi po rin tatandaan ha. Kailangan na isasabayan natin ito ng sipag at syaga, panalangin sa mahal na Panginoon at sabayan natin ng mga ganito mga
pampaswerte. Maglagay ka ng ganyan, magsabit ka sa harapan ng inyong main door, tapos abayan nyo sa may salas ay may malaki kang bowl ng asin. Yan po, isa sa mga proven na napakaswerte mga bossing. Kasi yan po mga bossing ko ay proven talaga at ang dami na po nagsasabi po niyan. Napakaswerte po niyan. Mabilis pong aalis ang mga kamalasan po ninyo. Sabayan nyo na rin po ng mga ilan ng mga pagpapausok upang sa ganun pagpapausok ng insenso. Masapagay nagpausok ng insenso ng Chinese, kailangan na isa, tatlo, lima, pito. Huwag po kayong pares-pares. At huwag din po kayong magpapausok ng insenso po ng Chinese kapag naambon or kaya ay naulan. Kailangan maganda ang sinag ng araw sa umaga. Pero kung gusto nyo po sa mga bad spirit, pwede po ito insenso at kamangyan tuwing alas 5 lamang po ng hapon. Ngayon po mga bossing ko kayo pinaniniwala sa mga gatong mga pamamaraan at nang nais na mabago ang takbo ng pamumuhay. Asya mga bossing ko, lumarga po kayo. Subukan nyo po itong gawin. Yun lang po guys, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing, good luck po sa inyo lahat. Salamat po.